lang mapalaya ang 5,000 hanggang 10,000 persons deprived of liberty bago magpasko ngayong taon. Ito ay base sa bagong implementasyon ng rules and regulations ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kasama rin sa pwedeng mag-apply yung nakagawa ng heinous crimes. Kognay po niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Director General. Yes po, Ma'am Sir. Good afternoon po. Opo. Salamat po sa oras. Ano-ano po ang kaso ng mga PDL na makakalaya po sa ilalim ng GCTA? Paano po ba kinocompute yung GCTA? Marami pong heinous crime na kaso yan under Republic Act 5659 or 7659. It includes treason, piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping, robbery, with violence, destructive arson, rape, plunder, and violation of Dangerous Act of 1972. And then, of course, the violations din ng anti-carnapping. So, marami pong kaso yan, pero ang instruction po ni Secretary Boying, yung mga rape, incestuous rape, ganyan, sexual crimes, at saka mga treason or violent extremist offenders, kailangan masuri ng mabuti para hindi naman sila pag binalik sa lipunan, makasakit ulit. So, mas stricto po, mas stricto na talagang maas tututukan doon po sa ganito ang mga kaso. Opo, Opo. Dadaan din po sila sa psychological exam kung fit ba talaga sila makabalik sa lipunan, at saka kung hindi na sila talaga mga crime o drug offenders or hindi na sila drug addict. So, yan po mga sisiguraduhin natin. And psychologically stable na po sila. At yun nga po, ngayong magpapasko ay nasa 5 to 10,000 po ang mapapalaya, Director Jed? Opo, opo. Kasi ngayon na kinonsider ng Supreme Court yung Good Conduct Time Allowance even if they are heinous crime offenders. Kaya medyo mapapabilis sila kasi kung good conduct sila for the first 2 years, meron silang 20 days deducted from their sentence for each month ng good conduct. Opo. First 2 years po yan. Yung third to fifth year, 23 days. And then from 6 to 10 years, 25 days. So parang pag mabait ka sa isang araw, nabawasan ka ng more than kalahating araw o nadagdagan ang servisyo mo o pagka-third sentence. And then of course, kung nag-aaral ka pa, nagtuturo ka pa, and then para nakaka-contribute ko sa community ng mga PDL, nagdagdagan pa po yung kanilang mga allowance. May mga allowance na po ganun. Okay. Director Jen, isingit na rin po namin yung nakatakdang pag-uwi po ni Mary Jane Veloso. Saan po siya posibleng ikulong pagdating po dito sa Pilipinas? At may coordination na po ba sa inyo ang ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay po rito? Ako na sa lahat po, kami naman, receiving lang kami, entity. Ang dadaan po yan sa proseso, siyempre ang mag-uutos sa amin, ang Department of Justice, o order siya na be prepared to receive yung ating pagdating na lalaya o malilipat sa atin si Mary Jane Veloso. So pagdating naman niya dito, because may tawag natin Correctional Institute for Women, pambabae lang po yan, panay babae lang po yan nakakulong dyan, mag-undergo siya ng 1 month reception and diagnostic. I-assess po siya kung anong kalagayan niya, physical, mental, psychological. So,
After that, tatanungin siya kung anong gusto niya mga reformation programs at kung taan naman kami merong reformation programs na gusto niya, doon namin sa dadalhin. So, meron din po, may branches na po yung CIW eh. Okay. Meron po tayong CIW sa Mandaluyong, may CIW sa Palawan, may CIW rin sa Davao. Mm-hmm. Okay. So kahit we'll saan po dyan, pwede siya mailagay. Opo. Hihintayin na lamang po yung directives po na ibibigay po sa Bucor. Opo, hintayin lang po namin. Kasi opo, kami naman eh, parang implementing arm lang kami ng Department of Justice sa mga mm-hmm. PDLs na kailangan ma-safeguard and ma-reform. Mm-hmm. Isa pa pong issue before we let you go, yung paglipat naman po sa OVP Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa Correctional Institution for Women. Nakahanda na po ba yung detention facility niya? O, nakahanda na po. Kasakatabi niya yung kwarto. May sariling kwarto siya adjacent doon kay Cassandra Ong. Opo. May malaki naman po ito. Parang ang laki ng isang kwarto na comfortable, may sala ka, may tulugan, may CR, and then naka-aircondition naman. Uy, naka-aircon pa po pala. Eh, may sinabi na ho ba kung kailan ho dadalhin dyan or kailangan nyo hong kunin? Wala pong order pa sa amin. Basta ang nangyayari po dyan, in-orderan lang kami ng Congress Sergeant at Arms na na-commit po yung isang tao. We will just follow orders kasi yung po ang they are duly constituted authorities. We just follow the orders. Opo. Marami pong salamat at magandang tanghali, Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Salamat po sa oras.